itinarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Carex Cayano sa Target On Air. Ito, balikan natin si Governor Rodito Albano ng Isabela. Governor, magandang hapon po. Magandang hapon, Rex. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig mo ngayong araw na ito. Apo, at tayo napapakinggan sa DCME, Governor. At kamusta po ngayon, Governor? At ano po yung mga programa natin dyan sa Isabela Province, Governor? Ganun pa rin, yung pagpapataas ng presyo ng mga local na produkto. Mm-hmm. Ibig sabihin, pagpapataas yung pagbibili namin sa mga farmers, hindi para sa mga consumers. Apo. Mm-hmm. Yes. Regarding po doon, Governor, doon po sa ano, sa naging pinsala po dito sa agrikultura dahil po doon sa El Nino, siguro malubhan na apektuhan ang province niyo, Governor. Wala pa naman. Kaka-harvest lang namin ni Rex eh. Mm-hmm. Hindi naman kami napinsala nung gusto na. Ito na pinapayag nila na napinsala. Maganda naman yung harvest at presyo ng aming mga palay at mais. Mm-hmm. So wala pa naman yun. Ang pinabangan namin ngayon kung kailan magtatanim mga ating mga kababayan doon sa aming lalawigan. Apa. So yun, pag umulan ulan lang ng sunod-sunod, siguro doon na sila magtatanim. Mm-hmm. Tapos makikita pa natin yung pananasala niyan sa pagdating ng harvest season ulit. Apa. At napakaganda kasi ng programa ngayon ng national government, siguro ang DA, at isa ang promise niyo siguro, Governor, na nakakatanggap po ng benepisyo mula dyan sa mga magsasaka, Governor. Yes, makakatanggap naman sa ating mga magsasaka. Pagdating ng tamang panahon, pagtatanim. Sa ngayon eh, wala pa nagtatanim ngayon kasi walang ulan. Pero katatapos na kasi ng harvest, Rex eh. Apa? Yung pinapahayag nilang mga ganyan na may nasantala na mga kwan. Actually, wala naman. Mm-hmm. Maganda naman yung harvest namin. Tarex. Apa? Hindi ko maintindihan eh kung ano yung sinasabi nila na antala lang ang pagtatanim ng ating magsasaka. Mm-hmm. Mm. Apo, at ganda naman ng harvest at ang ganda ng presyo. Mm-hmm. Naramdaman ng ating mga farmers. Siyempre may mga ilan na nahuli nagtanim. Ayun na nasanganta ng ating El Nino. Pero dahil minimal. Mm-hmm. Ay, kumbaga halos sarili na yung mga kababayan ho natin magsasaka sa ganyang panahon dyan sa Isabela Province. Sa kagandahan lang yan, lagi nakahanda ang provincial government, ang tanggapan niya, Governor, na mag-assist eh, kumbaga magbigay ng tulong kapag katalagang kinakapos yung mga kababayan po natin, mga farmers, sa Governor. Yes, pero nakaipon sila eh, kasi maganda yung harvest na ngayon eh, kumita sila eh. Mm-hmm. Ang magandang presyo ng ating palay at ang ating mais. Apa. So, agad na ng pagtatuyo pa ng mga mais ngayon. Kasi dati, pag nag-abutan sila ng ulan sa daan, so ngayon, hindi naman sila abutan ng ulan dahil nga ulan. Pero kung sinasabi mong kailangan may ulan, wala. Hindi na santala yung nasalanta. Apa? Natin mga farmers yan sa ngayon. Hintayin pa natin. Pagkatapos yung pagsunod-sunod na sana, umulan ng umulan, doon sila magtatanim. Wala nagtatanim ngayon kasi hindi ka pwede magtanim, tuyo ang lupa eh. Eh kumbaga, kailangan inaantay ng ating mga magsasake yung buhos ng ulan naman. Yes. Medyo naantala na ng gusto. Baka maantala tayo ng pagtatanim. Yun lang, ma-reset yung ating pagtatanim ngayon sa ng palay at mais. Apo, at kaya nakatawag pansin din po sa amin, kumbaga wala pong katotohanan na lumalaking damage sa agrikultura, more than 1 billion pesos pa. hindi ko na nakikita yung damage sa agrikultura. Ewan ko pa paano nare-report yan. Hindi yan, namin yun, Carex. Apa. Gob, cambio muna tayo ng baksa. Bukod po dito sa mga tulong po natin sa mga agriculture, sa mga magsasaka, ano pa po yung mga ating pinagkakabala ng mga programa dyan sa Isabela, Governor?
Ngayon, umaano kami sa mga makinarya. Concentrate na kami sa mga makinarya ngayon na pa, alam mo, pag nagmo-modernize kasi ng agrikultura, yung mga effects lang katulad ng El Nino, yung mga ganyan. So, yan ang pinaghahandaan namin. Saka naghahanda kami ng paggawa ng fortified rice. Ibig sabihin, since alam naman natin sa Pilipinas, kukunti ang na-harvest na palay, carbonara, or the bigas, ano, na kulang talaga sa ating mga mamamayan dito sa Cebu, Pilipinas. So, ang ginawa namin ngayon, kumukuha kami ng mga makinarya para magkaroon ng fortified rice. Mm-hmm. Para kahit konti lang ang kainin ng ating mga kababayan, basta masustansya at basta lahat ng bitamina na tatagap na katawan, ay magiging malusog na rin. Mm-hmm. Kasi dapat iwasan na natin yung mga practice na binubusog lang natin ang ating sarili sa paglamon ng bigas. Kasi lamon na ang tawag dyan eh, hindi tamang paraan ng pagkain. Mm-hmm. Kasi kung konti lang kainin mo, konti lang ang matatag-produce natin, pero maganda naman yung bitamina at sustansya matatagap ng katawan natin, eh tama na yun. At para hindi rin maging obese at hindi rin maging diabetic ang ating mga magsasa, ating mga mamamayan dito sa Pilipinas. Kasi tayo papabusog lang eh. Mm-hmm. Maraming kanin, konting ulam, parang nagiging only rice na to. Nasasayang lang yan. Yung lang nasasayang, nasisira rin yung yung health ng ating mga yung kalusugan ng ating mga mamamayan. Apa? So ngayon, magpo-concentrate kami sa ayon naman yung DA sa DSWD, may programa si Secretary Kiko at si Secretary Rex Dachalian sa utos ng ating Pangulo na talagang kailangan we should find ways na to think outside the box, Parek. Mm-hmm. Alam mo na konti ang harvest mo, solusyon, konti, pero lean and mean. Ibig sabihin, kahit konti lang kainin ng ating mga mamayan, ng mga kabataan natin, basta siya. At siguro yun ang isa sa mga solusyon para maano natin itong problema sa kalusugan at problema natin sa gas. Apo, at gabang, habol ko lang, kamusta po yung programa natin dyan? Dyan po sa Farm to Market Road. Kung di ako nagkakamali, isa ho sa binibigyan nyo ho ng priority ho yan. Kumbaga para lalong mas mapabilis ang ekonomiya ng ating kababayan, yung Farm to Market Road, Governor. Yeah, meron yung national government. May blueprint at saka plano sila para dyan, LDA, at saka yung Department of Agrarian Reform kay Secretary Estrella. So, since national dito kami, support naman. Kami, ginagawa naman namin ngayon, doon sa mga, tinitingnan namin yung mga tulay, nagkakaroon naman ng mga tulay ng pulo sa program doon pa. Tapos, dinidretch namin ngayon yung mga creeks para bumalik yung mga spring, yung mga bukal na tinatawag, no, Parex. Mm-hmm. Bukal na yan. Ibalik natin yung sigla ng mga creeks at magkaroon tayo ng tubig ulit. Apa. At kami petition na rin niya sa climate change, Tarek. Mm-hmm. Okay, Governor, at baka meron po kayong mensahe at samantalayin po natin itong pagkakataon na to, Governor. Maraming salamat, Fred. Sa akin, sa amin doon sa Isabela, hindi po na kami na babahala. Ano? Mababahala kami after na ito. At mukha naman, dito, lalo sa Metro Manila, kakamay na rin kami ng pag-ulan-ulan. Sana doon sa lalawigan namin, umulan din ang umulan ng sunod-sunod para makapagtanim ng ating mga magsasaka at makapag-harvest na on time sa pagdating ng mga July or August para may supply na naman tayo ng bigas. Napa. Okay, salamat po, Governor Rodito Albano ng Isabela Province. Gov, ingat po palagi. Kayo rin, bye-bye. Thank you. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong
sa pagtulong. Kau ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.